Christ is in me, Christ is in you. Christ is the one who unites us, to feel one, to help one another, to care for one another. And it is possible because Christ Himself is the one making this in us. I'm still a sinner trying to become a saint. Pero sa kabila ng lahat ng yun, sinasabi sa akin ni Lord na nandito ako para mahalin at ipaglaban ka. Thank you kasi nagpadala siya ng mga tao bilang instrumento para mas makilala mo pa siya. Thank you kasi hinayaan niya pa akong mabuhay. Hinayaan niya pa akong maglingkod sa kanya. Tinuruan niya akong magpatawad. Our lives can become undefeated only if we have this strong relationship with the Lord. We are to be one with Christ, to be one with God. We should have one heart and mind with the Lord. Fear runs away and scatters. If you want to be undefeated, if you want to be a holy warrior of God, you must not be afraid, but have faith in yourself, most especially to Jesus. This life inside a community, you can't replace it with any other life. Now I'm living an undefeated life with my undefeated God. This is life like no other. He turned my fears, sorrows into faith. He turned my life from ordinary to extraordinary to undefeated. Pinaramdam nila at pinakita nila sa akin yung pag-ibig ng Diyos na hindi natatalo at hindi sumusuko. Pinaglaban ako ng pagmamahal ni Kristo na hindi natatalo. That same God is the same God who is inviting you. Is the same God who is trying to knock at the door of your heart. My child, open your heart. Open your heart to me. Open your heart to your brothers and sisters. And together, let us live an undefeated life. Maraming beses nating inaakala na tayo'y talo, pero hindi pala tayo talo dahil meron tayong Diyos na ipinanalo na tayo at hindi kailanman tayo bibiguin. God will just remind you to always fight for Him. Just choose to stand for Him because He will stand for you. Ginagawa ko to kasi mahal ko ang Diyos. At through service at pag-oo sa mga mission ko lang masusunyan yung mga yon. Kapag inilaban mo yung pangarap ng Diyos, ilalaban niya rin yung pangarap mo. This weekend, the Lord has truly blessed us because the Lord has affirmed us that He is our undefeated God.